your fighter from the blue corner. From Catalan Fighting System, Jomari, the Zambonguenian Torres. And her opponent from the red corner, from Veterans MMA, Marian Taigan Mariano! First and only women's MMA match for tonight, Jomari Torres versus Marian Mariano. Napanood naman natin yung kanilang kwento. So, we'll see kung anong mangyayari dito sa laban na to. And when the action begins, your referee in charge, Lester Del Rosario. Referee Lester Del Rosario, third man inside the ring. And it's the URCC Women's Strawweight Division, Jomari Torres versus Marian Mariano. Former teammate. And pagbaka na! Baka may mabuong rivalry dito, no? There you go, the stance of Marian Mariano, much composed compared to Jomari Torres. Throwing the first, landing the first shots was that was Marian Mariano. She has Jomari Torres pressed against the pins. And let's see if they will be able to get out of this position. Anong magagawa ni Jomari Torres against this and there's a knee by Jomari. Another knee by Marian. Grabe rin ang female fighters, no? Underhook! These are women fighting the URCC games. And this is the strawweight division, no? Wala pa tayong champion ito. Bakante itong strawweight division natin. So we'll see what the future will tell us after this fight. Ang comments natin on social media, iba-iba yung kanilang mga fighters that they're rooting for. Yung iba kay Jomari, yung iba kay Marian. Mm-hmm. So nakita natin kanina, no, may mga tuhod na binigay si Marian dito sa legs ni ano ni sa thighs pala ni Jomari. Mm-hmm. Jomari now returning the favor with some knees to the thighs ni Marian Mariano. Marian Mariano. And nag-switch sila ng position. Now, it's Marian Mariano who's pressed against the fence. You can hear the corner of Marian go for the underhook. Make no mistake, these women are very strong. Ito naman natin. Hindi biro itong sport ng mixed martial arts. Oh, and let's not forget that these two ladies are members of the national team. Kaya talagang bakbakan ang makikita natin. Okay, so, an overhead punch by Jomari. Nakikipagsabayan na rin talaga ito si Jomari kay Marian. Wala nang veterano-veterano dito. There's another knee by Jomari. A single leg by Marian. We finally see the fight go to the ground. Ngayon, but Jomari was able to reverse it. Yes, Jomari is now on top. Nakahawak siya kay Marian Mariano. Now, who's gonna... And there's a push sa face ni Marian. Pero talagang yung lakas ni Marian. The experience, lumalabas eh. Another knee. Wow, what the... throw. Now, in this position, si Jomari Torres ang medyo mas nasa advantage. But what is Marian Mariano gonna do dito sa position na to? That's the big question. Pero nakita na rin natin, ayan, ngayon nasa full mount position, itong si Marian. Ayan, pinapalambot niya na itong si Jomari. Well, Marian is not wasting her time.
And there you go. Yeah. And si Jomari then not wasting her time. Hinabot na agad ng right hand jab itong si Marian. And there you go, another knee. And may we remind everyone na round one pa lang ito. Oh, round one pa lang ito. What a round one? Ito na tayong gamit. Na pinapakita natin. Si Jomari talagang hindi umatras at hindi nagpapakita ng takot laban dito kay Marian Mariano. And everyone, again, this is obviously a women's strawweight bout. Mga babae po, napapanood natin, and ganyan sila makipaglaban. If this does not inspire you to train in MMA, I don't know what will. Now, nagpalit ng position po. There's an exchange of knees. Now, si Marian Mariano looks to be the one on the A side right now. Although, nakahawak sa lahat na si Jomari Torres. 2 seconds of the first round. There's another knee by Jomari. That's it for the first round. End of the first round. Sa ating scheduled 3-round bout between Jomari Torres and Marian Mariano. Alam mo, Tito JC, at this moment in time, ayoko ako ang judge. Ang hirap din, eh, no? Oo. Sobrang ganda nung kanilang exchange this. Although may nakita tayong dominant merong dominant moment doon si ano eh si Marian Mariano. Yes. So siguro ibibigay ko sa kanya yung first round. Okay? Pero let's see kung ano yung nakita mamaya ng ating mga judges if the fight will go on the judges scorecard later on. So once again, we would like to thank everyone who's watching us right now. Sa ating Facebook page, and we are also live. Yung reaction ng ating mga nanonood sa live stream, talagang very impressed sila dito sa match. Sa ating mga nanonood ngayon sa ating live streaming sa ating Facebook page, who do you think won the first round? Also, papaalala lang namin sa inyo, seconds up. If you are not subscribed to the pay-per-view yet, we suggest you do that now. Kasi I have a feeling na yung ating co-main at main event will be exclusive on the pay-per-view. Oo, hanapin you na ngayon. You do not want to miss those fights. Go to urcc.online so you can avail our pay-per-view. Murang-mura lang po yan. Pay-per-view is for only 500 pesos, if I remember right. After this fight, ito na yung isa sa pinaka-inaabangan natin for tonight. Ito na yung Arvin Jan versus Mariano Jones. Oh, after this fight? After this match. Main event, the rage. Yes. Second round, bakbaka na. Jomari Torres. From the blue corner, Marian Mariano. Ayan ang gaganda ng mga binabat ng suntok na ito. Ang ganda ng palitan ng strikes nila. Okay, Marian Mariano just ganda got to take down. Ganda naman swing na yun. He's on top. Ang ganda ng Torres nung pagkakakuha ng single leg. No? Oo nga. Yung single leg ni Marian, parang akala mo yung may pinagpag siya. So Marian Mariano on a very dominant position. Against Jomari Torres. She's on top. Jomari Torres doing her best to defend this. By a butterfly guard. Nadulas lang. A failed attempt of leg lock by Marian Mariano. And another takedown by Marian Mariano. A lot of people are impressed with what's happening right now. Sino ba namang hindi? Nakikita naman natin yung nangyayari ngayon. Itong laban na to, it might go the distance, pero isa lang ang magkamali dito, tingin ko matatapos to second round. We are on our second round right now, and Mariano is on top. So pinapakita ng ating two female fighters right now, it might go the distance,
Pero sa tulad nga na sinabi ko kanina, isa lang ang magkamali, isa ang magkamali, tapos ito na. Push kick by Marian. It's really a game of inches right here. Isang maling galaw, and that's it. Right hook by Joe Marie. That was a good one. Pumasok yun, eh. Yes. Ayan, medyo nagpapahinga ang ating dalawang fighters. Ipapahingayin. Overall is trying to gauge each other. Kung sino ba ang unang papasok. And kung paano sila maglalaan na kanika dalawang strikes or other attempts to have the advantage for this fight. Alam mo dito, Tito JC, medyo makikita mong pagod na talaga itong dalawang fighters na to. Yes. Kasi yung suntok nila, parang nagiging tulak na lang. Mm-hmm. And yung mga fighters din, natutulak, yung tulak ng suntok. Nakakapagod din kasi yung scuffle nila sa ground kanina, oh, ng first round. Nakaubos talaga ng hininga yung mag-grapple ka. Kaya napakahalaga na every time you fight inside the cage, nasa tamang kondisyon na dapat. Yes. Well, as a matter of fact, maganda rin naman talaga yung ginawa nila. They attempted that in the first round na. Kasi, I mean, pag ginawa mo sa last few rounds, mas mahirap. I mean, mas mabilis mauubos ang hangin mo. Joe Marie Torres pressed against the cage by Marian Mariano. Pero makikita natin dito, yung pagiging veterano ni Marian Mariano, nakikita natin dahil she's taking her time. She's taking her time while pressing Joe Marie Torres against the fence. There's a knee by Joe Marie. Knee to the body. Marian trying to... Mayroong palitan. May palitan na ng konting suntok dito. Another knee. There's a... Oh, wow. Back in the clinch. Torres trying to make sure that she does not get taken down to the ground again. Dito sa stage na to, makikita natin kung sino mas may hangin, sino mas kondisyon sa kanilang dalawa. So far, makikita natin pareho sila halos sa may kondisyon naman. So, pareho itong dalawang to na may pinaghahandaan. Galing, wala pa rin. Ganda pa rin ang depensa ni Joe Marie Torres so far. Nakikita na tayo ng ilang takedown attempts from Mariano. And hindi pa nangyayari so far. Hindi pa ulit sila napupunta sa ground. Ayan, tuhod. Ilang tuhod, sunod-sunod na binabato. Tuhod to... sa kanyang sa thighs ni Joe Marie. Nagbigay din. While yung knees na binabato ni Marian Mariano hits Joe Marie Torres' thighs, yung kay Joe Marie Torres sa chan ni Marian Mariano tumatama. 10 seconds. Oh, there's a takedown. Now, will they be able to capitalize on their position right now? That's the end of round 2. Round 2, natapos natin. Sabi sa'yo dito, JC, posibleng umabot to sa third round. Yeah. Grabe yung skills and yung puso nito mga fighters natin na women for tonight, eh, no? Oo. Iba yung level, eh. So, the fight is going the distance. Papasok tayo ngayon sa ating third round. Yes. Both fighters are displaying good MMA skills, and at the same time, talagang yung strength and conditioning nila para, nagagamit nila ngayon. Para sa mga ngayon palang tumutok, this is our women's strawweight bout between Marian Mariano and Joe Marie Torres. And we are on, we just ended our second round. Papunta na tayo for our third and final round. Strawweight division, URCC. Mm-hmm.
Ladies and gentlemen, this is your third and final round. Third and final round between Jomari Torres versus Marian Mariano. The Zambonganyan versus Trigon. And it's the round girl Tish Almirez. We'll see if this fight will go the distance and will go by a decision by our judges' scorecards or kung matatapos tong laban na to by a TKO, KO, or submission. Last round! Talagang tinayo nitong dalawang to ang bandera ng women's MMA, ano? Oh, third round, bakbaka na! Marian, push kick ka agad by Marian. Push kick. Jomari Torres able to defend that. She threw a kick. Walang nangyari. Another kick from Mariano. There we go. They're now on the ground with Mariano on top. Now, question is, yung position na to, will they stay in this position or makakalis kaya si Jomari Torres? Alam mo, maganda lang dyan, Tito JC. No? Mm-hmm. Maganda lang depensa ni Jomari. Yes. Kahit na dominant yung position ni Marian Mariano sa kanya, ang ganda lang depensa niya. So, hindi nakakakuha ng advantage halos kung si Marian Mariano. So far, medyo mahirap pa rin talaga i-score. Kasi, for the most part, may sagot itong si Jomari Torres sa mga binabato ni Marian Mariano. And now, they are on their feet. Nakatayo na naman sila. Hindi basta-basta nag-give up dun sa position na gusto mangyari ni Mariano. Mm-hmm. Itong si Jomari Torres. Talagang makikita mo rin yung will to fight nitong ni Jomari Torres. She's not allowing Marian Mariano to just dominate her. And this is what a complete fighter can do inside the cage. Yes. Para sa ating mga manonood ngayon na gusto at nangangarap na maging fighter, kung gusto mo maging MMA fighter, kailangan lahat ay matutunan mo. Yes. Hindi o basta-basta ang pagiging MMA fighter. Lumaro ka muna sa Philippine Mixed Martial Arts Federation at sa Academy Fighting Championship. Mm-hmm. At marami pa tayong ibang amateur MMA circuit dito sa Pilipinas na pwede mo salihan. Si Jomari Torres naman is the one trying to get a takedown. Oo, and pressing Mariano against the cage. Let's see kung magagawa niya nga ito. And what will she do once she does get the... to bring Mariano to the... Oh, baliktad ang nangyari. Kita natin kanina, no? Hindi nagpapanik si Marian Mariano sa position. Yeah. Kahit na binabatuhan na siya ng tuhod nitong ni Jomari, hindi siya nagpapanik kanina. And yun nga, isa sa mga pinaka-importanting kailangan na nagagawa ng mga fighters, stay calm and composed sa mga laban. Wag manggigil or else that could cause your downfall dito sa isang laban mo. Most importantly, do not panic. Remember your training. Yes. Double leg takedown by Marian Mariano. And let's see kung makakuha siya ng magandang position. But Jomari Torres is on Marian's back. He will try to go. Torres trying to get a submission here. Well, Mariano was able to get out of that. Ayun lang. Okay. They're back on their feet. Mariano trying to get another takedown here. Ang sarap panoorin pagka ang fighter hindi nagpapanik. Very technical yung kanilang laban. Very technical. It's a... Ang sarap sumata panoorin ng laban nila. Yun nga yung sasabihin ko dapat. Usually, pag mga ganitong laban na magkayakap, naka-underhook, naka-sandal sa fence, usually ang mga manonood natin nabobore na yun. Pero ito, kahit na naka-press sila against the fence, may action eh. Yes, very active itong ating mga fighters. At hindi basta-basta nagbibigay ng advantage sa bawat isa. Last minute of the third round. Roundhouse kay para kay Marian and
this is the time na bubuhos na nila lahat ng pwede nilang ibuhos until the time is up. Alam mo, pagka ganito na ang laban, padamihan na lang ito ng dominant position. Padamihan ito ng magandang bigay ng suntok. Yeah. And yung successful takedown attempt, malaking bagay din eh. Kaya nga, successful takedown attempts at saka yung takedown defenses, napakalaking bagay din yan. 10 seconds, third and final round. Sa position talaga nito ni Jeffrey Torres sabi na pressure sa cage. Si Marian Mariano is hitting Torres with the knees sa legs. And that's it for third and final round. Yes. Tapos na ang laban. Now we wait for the judges' decision. Ayo, so far, sa mga nakatutok sa live stream natin, who do you think won this match? Ng ating women's strawweight division. And ito ha, minsan lang kayo makapanood ng women's ng Philippine women's MMA match ganito pang klaseng laban. Are you not impressed? I mean, I'm sure si ikaw, Coach Ron, you are very impressed. Yes, I am very impressed sa ngayon sa ating mga naglaban na ating mga women's fighters. It's sa ating URCC 84 Rage sa strawweight division. And sa ating mga manonood ngayon, if you are impressed sa ating laban, say it and don't be shy sa ating streaming ngayon. While we wait for the judges' scorecard for decision, we would like to thank, of course, Silo for making the venue available for us tonight. And of course, ang ating sponsors, Highlands Coffee, Nueve Gaming, Kami House, of course, always there to support us, Kami House, and of course, Philippine Mixed Martial Arts Federation, nakasupport din sa URCC, and ating mga URCC fans, thank you for watching tonight. Now for the official decision, antayin na lang natin. Also, we have URCC President Alex Sofronov in the cage waiting for the official announcement, and he will be the one to award the medal sa mananalo. Okay. Iba-iba sila ng mga opinion. Mayroong mga Joe Marie Torres, may mga Marian Mariano, mayroong ding draw. Ganun sila nahirapan. Ang ganda na. Well, whatever your choice is. Sa akin, kung may mananalo dito, split decision to ulit. Para sa akin, ang nanalo dito ang Filipino MMA fans. Napakaganda ng laban na yon. If you are watching here live ngayon sa Silo, sulit ang bayad nyo. Yes. And if you are watching us live sa streaming natin sa ating page, mas sulit ang panonood nyo ngayon. Yes. And again, may we remind you, hindi namin sure kung kasama dito sa free live stream yung co-main and main events natin. So, kung ako sa inyo habang may oras pa, sign up for the pay-per-view now. Go to urcc.online for that. Okay, may mga nag-agree din sa'yo. Coach Ron, na split decision daw. Malamang matatapos itong laban. But let's see what the judges think. Kasi medyo natatagalan ng ating tabulation para sa ating scorecard. Pati so, yung mga nanonood sa atin, mga veterano na kamukha nito, si Maestro Ray Biagtan all the way from Malaysia, nanonood sa atin. Anong sabi ni Maestro Ray Biagtan? Ang... he thinks it's a split decision. Split decision. Hindi niya nasabi kung sino sa tingin niya it's panalo. It's a split decision kasi kanina na sa first round, meron tayong nakita nag-dominate. Diba? It was dominated by Marian Mariano. Yes. Sa first round kanina.
And sa second round, ladies and gentlemen, before I read the decision, let's give it up for both your female fighters. Now we go to your judges' scorecard. There we go. First up, 29-28, Mariano. Judge number two, 29-28, Torres. There we go. Mukhang tama ang tingin ni Coach Ron. And judge number three scores it at 30-28. And your winner via split decision, Marian Dragon! Mariano! I told you so. Wow. Winner by split decision. Marian Trigon Mariano. Oh. Winner sa ating women's division ng strawweight. I hope after this, whatever issues they have between each other gets straightened out kung sakali.